sa laban nga ng New Orleans Pelicans at pati na rin na Sacramento Kings kanina, ito nga si Zion Williamson ay naghalimaw nga. Nangalabaw pa nga ng kalaban itong si Zion Williamson. At alam nyo ba, dalawa lang ang naming test na ito ni Zion sa buong game. Siya nga ay meron na 13 out of 15 field goal at yan ay 86.7% sa kanyang field goal percentage. So napaka-efficient na night ito para kay Zion. Hindi niya nga pinipilit at hinahayaan niya lang yung laro na mapunta sa kanya. Sumasabay nga lang siya sa flow ng offense na itong New Orleans Pelicans. Kapag wala sa kanya ang bola, patience siya. Tapos pagdating naman na pag binibigyan siya ng play, kapag walang masyadong tira, hindi niya yun ipipilit. Ipapasa niya yun or i-kick out niya yun. So napakaganda ang laro ang pinakita ni Zion Williamson. Siya nga ay nagtala ng total ng 31 points at meron nga siyang 6 rebounds at pati na rin 2 assists. At hindi rin naman nagpahuli ang kanyang kakampi na si Brandon Ingram na may 22 points sa 8 out of 19 field goal percentage. So napakaganda nga ng laban kanina. Umpisa pa lang ay lamang na ang New Orleans Pelicans. Pero itong Sacramento Kings ay hindi sumuko sa pamuhunan na ito ni De'Aaron Fox na may malupitang 43 points, 13 assists, 4 rebounds at meron din niyang 4 steals sa 60% field goal shooting. Grabe, di ba? 43 points tapos 63% ay yung field goal. Tapos meron ka pang 13 assists. Umi-score ka na tapos ini-involve mo pa yung mga teammates mo. At si Marvin Bagley nga ay nagtala din ng 26 points tapos meron siyang 10 rebounds na double-double para sa kanya. So late sa 4th quarter nga itong Sacramento Kings ay humabol pa nga sa New Orleans Pelicans at bumaba ito sa 3 points lamang ang kalamangan ng Pelicans. Kaso nga lang hindi nagmintes sa mga Pelicans players sa kanilang mga free throw attempts late in the game. Kaya nga't ayun na ang nag-seal para makuha nila ang panalo dito against sa Sacramento Kings. So balik nga tayo dito kay Zion Williamson. Kitang-kita mo ang kanyang improvement simula nung naglaro siya last year sa NBA. Hindi na nga siya masyadong nagpipilit at hindi niya na masyado rin ginagamit masyado ang kanyang katawan para makipagbanggaan. Nagiging matalino na nga siya sa kanyang pagpili ng mga tira niya. Kapag alam niyang wala nang ang tira or mahihirapan siya, pinabasa niya ito sa kanyang kakampi. Kaso nga lang, meron din akong napansin sa New Orleans Pelicans. Eh parang ang wala silang masyadong spacing para dito kay Zion Williamson. Dahil kapag nga pumaposte itong si Zion, si JJ Redick nga lang ang kanyang pwedeng pasahan na shooter. Dahil yung nga sa lineup nila, sa point guard si Eric Bledsoe na hindi naman kilala bilang 3-point shooter. Tapos sa center position nando si Steven Adams. Kaya nga't kanina ay walang takot na mag-double team itong mga Sacramento Kings player kay Zion Williamson dahil alam nila kahit ipasa ito kay Eric Bledsoe, kay Steven Adams ni Zion ay hindi naman makakashoot sa 3. So sa tingin ko nga no, dapat paligiran nga itong si Zion Williamson ang shooter para nga mas maging dangerous nga siya at mas maging threat sa kalaban, di ba? Siyempre kapag i-double team yun si Zion kapag panay shooter ang kanyang mga kasama sa court, siguradong pag pinasa yun ay mabibigyan ka ng 3. Pero kapag hindi mo naman dinoble team si Zion, ay babanggain at kakalabawin ka nga niya sa poste. Kaya alam naman natin na si Zion ay isa sa pinakamabibigat at sa pinakamamuscle na NBA player. Kaya niya talaga makipagbanggaan kahit sino pa yan. So yun lang para sa ating game review dito sa New Orleans Pelicans laban sa Sacramento Kings. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!